isang masayang araw po. Ito po yung pinakahuling umanak nating inahin. Pito po ang kanyang biik. Ayan po, kinalas agad itong kanyang ginawang pugad. Hindi lang po nila nabigyan ng dayami. So sasabihan ko po si Mariano na dapat may kapalit kagad na dayami para po may pangsapi ng ating mga biik. Pero ayan po, malalakas naman ang hitsura ng kanyang biik. Ito po sila. Galit po si Mama Pig kahit na nandito ako sa tawid ng bakod. Hindi, kaya po dito muna ako sa labas nagpunta para makunan sila ng mas malapitan. Iiwan na po natin sila para po hindi agitated si Mama Pig na gustong sumugod. Pero ayan po, ito po ang pang 22 sa umanak dito sa ating pen. Kay Mario na po yan. At ganyan po ang pattern ng mga anak ni Mario. May guhit pong puti, may lumalabas na brown, at may ilan din pong itim. May mga nagtatanong po na pagbili ng mga biik galing sa mga anak ni Mario. Hindi po muna ako naglalabas ng mga produce natin ngayon dahil kailangan ko po munang obserbahan ang kanilang karakteristik sa paglaki dahil po bago ang ating mga ginamit na barako. Puro po baguhan ang ating barako, si Bobby po, si Mario, si Rocco at si Third. Hindi pa po natin nakikita ang magiging karakteristik at growth ng kanilang mga biik, kaya po hindi muna ako naglalabas dahil po ayaw kong mapahiya na ilalabas yung biik pagkatapos mahina pong lumaki o lalabas na may diferensya. Kaya po ang ako talaga kung maglabas ay dumalaga na. At least napilian ko na po, tama ang structure ng katawan, tama po ang dami at pagkaka spacing ng mga dede at maganda po ang mga paa. Para po kung gagamitin mang breeder talaga ay hindi po ako mapapahiya. So ito pong mga ito, obserbahan muna natin ang growth rate. Inaasahan ko po na mas mabilis ang magiging paglaki ng mga anak ni Mario compared po sa mga anak ni Rocco. Yung mga kay Rocco po, meron na tayong 51 na nakahiwalay. Pero tulad po ng nasabi ko nung una, hindi po rin po ako maglalabas doon dahil kailangan po nating obserbahan. Dahil sa ngayon po, ang tingin ko ay medyo maliliit po sila. Mas mabagal po ang paglaki. So ikot po tayo sa iba nating mga alaga. Ito po si Mario. Pagod na pagod. Kaya nakahiga na lang. So masipag po sanang nagtatrabaho kaya napapagod. Yung pong umanak natin dito sa unahan ay umalis na. Ayun po sa pakainan yung iba niyang anak. Kasama niya po yung isa. At nangangain po siya ng damo. So yan po, kalat na ang ating mga biik at tatrabahuhin na po natin ang karamihan sa mga ito. Yan po, yung mga ginamit nilang pampugad. Dalawa po kasi ang ginawang pugad nung inahing umanak. Isa po rito sa may gitnaan at isa rin sa kung saan siya talaga umanak. Ilinalabas na para matuyo, susunugin na lang po namin. Gawa nga ang natuklasan po ay dyan namamatay ang iba nating biik. Nababalot po sila at gawa ng matigas na nga po yung kahoy nung sanga ng damo ay hindi po nakakapiglas yung maliliit na biik. So dito po sa ating silungan, nagsama yung dalawang inahin, yung pong umanak sa unahan na dadalawang natira at yung pong dito na umanak na pito po yata yung kanyang mga biik. Kaya ayan po yung mga biik, may kita nyo yung malaking malaki yon, dalawa po yan
na anak nung unang nanganak sa unahan. So ito po ang ating breeding pen. Kaya ayan, pupulutin po lahat yung mga damo. At least kasama silang nagbubunot ng damo. Kaya lang, kailangan na po naming ilabas para maiwasan na may madisgrasya pa sa iba nating mga alaga. At yan po, may nagpapadede. Kita nyo, sari-sari rin yung size nung nadede sa kanya. Ang baboy po, madalas na ganyan. Pag nahiga na siya, lahat po nung lumapit ay pwede niyang pagbigyan na makadede. Kita po na iba-iba ang size, kaya po hindi kanyang lahat yan. Pero hinahayaan niya pong mag-nurse. Po, maskita natin sila. Ba't ka nang aaway? Ginulo mo yung nagpapadede. So, ito pa po ang iba nating mga alaga. At yung pong nakahigang yun sa may unahan, yung second to the last pong umanak yan. Yan po yung isa sa mga matapang nating inahin na dito po sa unahan umanak. Lima po ang kanyang mga biig. At dito po sa unahan ng kulungan, nakahiga pa rin ang ating barako, si Mr. Mario. Ah, Mario, sarap tulog. Ang mga palakihin po natin ay malalakas ng kumain. Ayan po. Malinis na ang kanilang pakainan. Ngayon po ay magna 9:30 na ng umaga. Kaninang alas 5:30 po nagpakain at binigyan ang ating mga palakihin ng 6 na takal. Ganyan po kalakas mag-develop ang kain ng mga biik. Magto 2 weeks na po ang mga ito sa ating pagkakawalay. Kung marirecall po ninyo, yung unang bigay natin, padalwa-dalwang timbalang, nagtatagal po, kaya kinakailangan pang tapingan namin ng starter feeds. Lumipat po ako ng pwesto para mas makunan natin sila ng malapitan. Ituloy ko lang po yung ating discussion. Yun pong iwalay natin sila, yung dalawang takal po ng timba na ating ipinakakain ay hirap na hirap po silang ubusin. Halos 1 linggo po yun. Yan po, nag-exercise. Kaya po pag nagwalay kayo, huwag po kayong panghinaan ng loob na hihina muna ang kanilang kain. At ang isa pa po, pag nagwalay, huwag nyo rin pong bibiglain na iba ang kanilang kinakain. Kasi isa pong dahilan yan na magtatae ang inyong mga alaga dahil biglang iba po ang diet. Dapat po dahan-dahan ang shifting. Kaya nga nung itawid po natin ito, tatandaan ninyo na nagbibigay rin po tayo ng pure starter at dito po natin ilinalatag rin sa kanilang kainan. Pagkatapos po, binigyan natin ang padalwa-dalwang timba ng ating sangkap ng sapal ng soya na mas marami po ang feeds na kasama compared po sa binibigay natin sa ating mga inahin. Sanay naman po sila ng kumain ng sapal ng soya dahil nakikisalo po sila.
sa kanilang mga ina sa pagkain doon sa ating integrated pen. So dahil nga po namimiss nila yung kanilang mga inahin, paunti-unti lang po ang kain nila, at for the first 3 or 4 days, naiyak-iyak pa po, natawag sa kanilang mga ina. Pero after that, hindi na po nag-iiyak, at dahan-dahan po ay lumakas na yung kain. At yun po, in less than 2 weeks, from 2 na hindi nila nauubos na takal ng ating sapal, ngayon po, 6 yung ibinigay, malinis na. Dati po, hindi man tayo nakakapagpamerienda ng sapal, ang pamerienda po natin sa kanila ay mga 3-4 na kilong starter feeds. Pero ngayon po, pati merienda ay kaya na sa sapal. So ang nagiging feeding program po ngayon, 6 sa umaga, nakakapagbigay po sila ng 5 sa merienda, mamayang mga alas 10, magbibigay na po yan. At sa hapon po, kahapon, ang ibinigay po ay 6 at kalahating takal. So malamang po, mamaya niyan, gagawin na nilang 7 yon. Nagkulang lang siguro sa pagtakal kahapon, kaya 6 at kalahati lang po ang napabigay. So ganun lang po, dahan-dahan, magdadagdag kayo. At huwag nyo lang pong tatambakan naman yung pakainan pag malakas na po silang kumain. Pag malakas na pong kumain, dagdagan nyo po yung beses ng inyong pagpapakain. Sa halip po na 3 lang, pwede nyo nang gawing 4. Ganun po ang naging practice namin nung magkakasama na nasa 100 pataas yung ating mga inaalagaan na mga palakihing panlitsyon. Dito lang po yon. Ang pakainan po namin nun, maigsi lang yung simento. Pagkatapos po, ginawa nga namin yung mga aluminum at stainless na mga feeder para po mas marami silang makainan. Pero hindi po namin tinatambakan, ginagawa namin nun 4 beses po ang feeding sa isang araw. Kasi po, mas parang naiinganyo kumain yung ating mga alaga na nagkakaubusan ng pagkain. Tapos po, makikita nyo nun, sa kasunod na pagpapakain, may mga ilang baboy na hindi tatayo. Yun po yung mga nakarami. Tapos yung iba naman na hindi po nakasingit ng husto, gawa ng nababox out po sila o naitutulak. Mas marami pong nakakain yung mas malalaki sa kanila. Nakakabawi naman po ng kain sa inyong pangatlong bigay. Tapos po, sa yung panghapon, dinadagdagan namin yon dahil mahaba po ang pag-itan. Pag nagpakain po kami ng alas 3, alas 4 ng hapon, ang kasunod po ay yung mga alas 5 na uli ng umaga. At yung bigay naman po ng alas 5, pwedeng follow-upan nyo ng alas 10. Kung minsan po, pag talagang malakas na silang kumain, yung alas 10, nagpapakain uli kami ng alas 2. Pagkatapos po, alas 5, bibigyan sila ng panggabi pa. Ganyan po ang mas magandang sistema ng pagpapakain sa ating mga palakihin kesa po sa tatambakan nyo lang. Maliban na lang po, kung talagang meron kayo ng mga tube feeder na may pabigat, may semento po yon, at feeds ang inyong ilinalagay. Pero sa sistema ko po, na sapal ng soya ang ating hinahalo, ganyan lang po ang aming pagtatakal sa kanila para hindi naman po sayang ang ating feeds, at the same time, nakakatipid tayo at ni-encourage natin sila na mas kumain. So hanggang dito na lang po muna tayo. Yung feeding tips naman ang ating inasikaso ngayon sa pagpapalaki ng ating mga alaga. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.